Tara na, i-explore natin ano nga ba ang mga function and ano ang pwede nating ma-enjoy pagdating sa camera nito. I think, guys, kung ikaw ay isa sa mga, alam mo yun, gusto mo medyo kakaiba ka talaga. So, I think, go ka dito kasi yung camera design nito is unique. Hindi siya kagaya ng mga pangkaraniwan ng design ng camera na square or something like magkakatabi na nakahilera pa tayo. Yung mga ganun, di ba? So, ito medyo kakaiba siya and at the same time, nakaka-attract. Kumbaga, nandun yung magiging premium look din talaga siya at the same time. Malakas din maka-head turner talaga ng pinaka-design ng camera nito. So, para dun sa lens niya, meron tong triple rear camera. So, isa-isahin natin ngayon yung pinaka-function nito and para saan siya. Unahin na natin, guys, itong nasa kanan. Ito yung main camera niya with 64 megapixel. So, ang maganda dito, guys, mataas yung aperture. They have 1.8 focal aperture. So, ang advantage niyan, it means that pwede kang mag-take ng photo ng high resolution. And ito rin yung responsible if you want to take a brighter photo, even at low light condition, na medyo limited yung light, gusto mo malinaw. So, ito yung responsible, itong main camera na to. Sunod dyan, guys, is yung nasa taas. Yan. So, ito naman is meron 2 megapixel. This is the macro camera. So, they have 2.4 aperture. So, ito naman yung responsible if magtitake ka ng mga closer shot. Example, kukuhanan mo yung mga maliliit na subject. So, syempre, kapag ang ginamit mo dyan is the regular camera, hindi siya nagpo-focus. So, ngayon, isuswitch mo siya into macro. So, ito ngayon yung camera na gagana. And lastly, guys, for the third camera nito sa rear, meron tong 5 megapixel. Ito yon. So, they have the wide and the depth camera. Yun yung purpose nitong 5 megapixel na to. So, they have 2.2 aperture naman. So, para saan to, guys? Well, ito lang naman yung responsible if you want to take a photo, yung mas malawak yung sakop. Ito yung gumagana. Next is kung magtitake ka ng photo na naka-portrait mode. Ito yung may blur yung background. Ito rin po yung gumagana doon. Kumbaga, siya yung dahilan kung ba't nagkakaroon or nasa-separate yung subject dun sa blur. So, ang advantage niyan, mas premium yung kuha. Kumbaga, hindi siya naka-software base. They have the dedicated camera, kaya asahan natin na quality and professional din talaga yung kaya niyang i-provide in terms of portrait photo. Oh, para naman sa mga mahilig mag-take ng selfie dyan, good news guys, meron tong 16 megapixel, 2.4 aperture in terms of front camera selfie. So, maganda na to kung ikaw is more on uploading ng mga selfie mo sa social media or even kahit na ikaw is magpapaprint ng mga selfie mo, pasok na pasok po ito dahil mataas po ang resolution. Para syempre guys, kumpletos ricados tayo sa ating review, hindi natin po pwedeng palagpasin yung camera test. So, dito guys, tignan natin yung mga sample shot natin guys. So, ito yung unang kuha ko. This is the wide angle camera. Ito yung pinakamalawak na sakop niya. Or yung tinatawag na sikat ngayon guys, yung 0.5. Ayan, so kung ikaw is magbobora ka, nako, isa to sa mga inahanap, meron po, pasok. Normal camera, ito po yung sample shot. Ito yung main camera. So, as you can see, na natural yung kaya niyang i-provide na image. And at the same time, high resolution yan. Kasi main yan eh. So, 3x digital zoom, ito yung regular zoom niya. So, masasabi ko na maganda pa rin kahit na naka-zoom yung kuha. Yan, no? Kita nyo naman, di ba? And ang lakas makabata ng itsura niyan. So, front selfie camera, sa mga mahilig mag-selfie, ayan, naka-portrait mode ako dyan, guys. As you can see naman, natural din naman yung selfie na kaya niyang i-provide. Also, guys, ito, hindi ko po pwedeng palagpasin, rear camera video test. Yung nasa main frame, itong nasa malaking recording ng X9A 5G. So, yung small frame naman, binibidyoan ko siya actual yung, ayan siya. So, yung bago ng Honor, quality, maganda, and sa price range niya na 16,990, okay na po yan. At sa mga dyan na tiktokeries, nako guys, ito yung dating sa front shots, diba? Maganda, illusion niya, maliwanag na rin. So, masabi okay and good yung front camera video recording. Okay yan, wala tayong pag-uusapan. Nakikita nyo naman yung salitang video ng X9A 5G sa front. Isa pang good news sa mga vlogger dyan guys, just take a look. Oh, meron din tong dual video recording. Ito yung sabay na nagre-record yung front and rear camera. So maganda to para sa mga medyo nagki-create ng content dyan and then gusto nila easily they can upload directly sa social media nang wala ng edit-edit. So ito, meron siyang features sa dual video recording. Which is, sabi ko nga sa inyo guys, sa ibang smartphone nakalapit niya yung presyo sa 6990, most likely wala pa yung ganitong features.